are back. I'm you. Bye bye, guys. Panibagong araw. Bago video na naman. Meanwhile. Yan guys, for sure nabasa niyo sa thumbnail natin. Ang pag-uusapan natin for this video guys is yung mainit na issue ngayon. Kasi nga madaming nag-demand nito guys. Marami nag-PM sa akin. Marami ding nag-comment sa previous upload natin na gawan daw natin ng video about doon sa mainit na issue nga na mga na-ban na players. Kasi sobrang daming na-ban na players ngayon guys. Dito nga sa server namin guys, marami ding na-ban. What more pa kung kasama lahat ng server sa MU Origin 2. So yun yung pag-uusapan natin guys. Siguro i-discuss ko para sa akin. Disclaimer lang guys, yung mga sasabihin ko dito guys is based lang sa sariling opinion ko. So magiging transparent tayo dito. So pag-uusapan natin kung sino nga ba talagang may kasalanan sa pagkaban ng mga players. Ito ba yung mga players or ito ba yung MU Origin 2 mismo? So yun yung pag-uusapan natin guys. Simulan natin to. Let's go! Bye, friend! Bye! Like a Hellcat! So yun guys, tulad nga ng sinabi ko, pag-uusapan natin ngayon is all about dun sa mainit na issue ni MU Origin 2 na sa pagkaban ng mga maraming players ngayon. Kasi sobrang dami talagang umaapila sa sobrang daming pagkaban ng mga players. So ano nga ba yung naging dahilan ng pagkaban ng players? Yun muna ang alamin natin guys. So sa pagkakaalam ko guys, merong nangyari na bug doon sa pagkiklaim ng VIP rewards. So saan ba yung VIP rewards? Dito lang yun guys oh. Kiklik mo lang yung VIP level mo. So, ito yung ginamit ko kay Shadowbreak. Kay Man Shadowbreak yung ginamit ko. Kasi nga, basically, dun sa VIP 0 kong character guys na Shine John Zoe F2P, is wala tayong makiklaim dun or wala tayong mapapakita kasi nga, VIP 0 tayo. So, hindi natin may papakita ng maigi yung mga rewards ng VIP players. So, pag-click mo nito guys, ito mismo yung ikiklik nyo guys sa itong VIP level. Yan. So, pag-click mo ng VIP level guys, ang naging bug nun is ito. Yan. Itong mga chest na to. Yan. Check natin. So, kapag ang problema guys, pag hindi pa natin, ay pag na-claim na natin, hindi natin makikita ang reward. Pero, i-base na lang natin dito guys sa VIP 13. So, sa VIP 13 guys, titignan mo yung laman ng chest. Ito lang naman yun guys eh. Ito yung naging dahilan ng pagkaban ng maraming players ngayon. I'm not saying guys na naban lahat dahil dito. Pero masasabi ko siguro mga nasa 95% ngayon ng players is karamihan na ban dahil dito sa bug na event, bug na nangyari dito. Hindi siya totally event guys, nag-bug lang kaya naban yung ibang players. So sa VIP 13 guys, ito lang makukuha mo. Imagine mo ito guys ha, refinement stone, 13 pieces, tapos 13 pieces na rock feathers. Tapos 13 pieces na pang-append. Ano bang pangalan nito? Click nga natin. Ay, hindi para siya pwede makita. Tapos gold lang. Ito yung mga makukuha mo guys. So ano ang naging bug nun? So that time kasi guys, maraming nagsabi na unlimited daw yung pag-claim dito. Unlimited yung pag-claim. Kaya yung iba is na-abuse nga nila. Na-abuse nila yung pag-claim dito sa VIP rewards. So yun guys, dumako na tayo kung kanino nga ba ang kasalanan yung pagkaban ng mga players. Ito guys, disclaimer lang ha, para lang sa akin to. So ito guys, may kasalanan yung MU at the same time may kasalanan din yung mga players. Kasi nga may mga different scenario eh. So unahin na natin yung mga inosente o yung mga dapat hindi nadamay sa pagkaban. Kasi meron tayong tinatawag guys na accidentally mo lang na na-claim, 'di ba? Imagine mo guys kung halimbawa, kinlik mo to, nakita mo, kasi pag nakita mo may red dot na ganito, diba? Pag nakita mo may red dot na ganyan, dito sa VIP level mo, it means meron kang rewards na makiklaim. So kung nakita mo yon, automatically talaga, ang ginagawa ng mga VIP players, kiniklik yan, tapos kiniklaim nila yan, diba? So halimbawa, na-claim mo na. Ito guys, take note mo na, unang scenario tayo. Sa unang scenario guys, kung ikaw isa ka sa mga players na accidentally mo lang na na-claim ng dalawang beses, tatlong beses, hanggang apat na beses, maniniwala pa siguro ako na pwedeng accidentally mo na na-claim yung rewards dito. So, hindi ka pa siguro abusive doon para sa akin ha.
Take note guys ha, para lang sa akin to, opinion ko lang to. Kasi nga, possible talaga mangyari yon. Halimbawa, hindi ka always naka-online. O halimbawa, nag-ladder tournament ka. Kasi nga, nung time na yon is every time na magla-ladder ka yata, magre-refresh. Tapos pwede mo na naman i-claim yung mga chest dito. Ganun ang nangyari. So kung kakalagin mo pa lang, basically may umiilaw na red dot dito sa VIP 12 mo or kung anong VIP level mo. Ang gagawin mo talaga dyan guys, i-click mo. So i-claim mo siya lahat. So tapos nag-log out ka. So tapos nag-log in ka na naman, tapos nag-ladder tournament ka. Tapos pag exit mo ng ladder tournament, ang mangyayari nun guys, kasi nga bag yung VIP level, iilaw na naman tong VIP level mo. At the same time, pwede mo na naman i-claim. So ikaw, anong gagawin mo? I-claim mo siya, diba? So kung isa ka sa mga players na yun guys, dapat hindi ka consider na na-abuse mo. Kasi nga accidentally mo lang na-claim yung mga rewards ng mga isa to isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses, siguro consider na rin natin. Para sa akin lang to guys ha, I'm not saying na ganito din yung pananaw ng iba, ito para lang sa akin. Kasi nga, pwede talaga mangyari yun, accidentally mo na ma-claim time to time, lalo na kung hindi ka naka-login lagi. So in case, dumako naman tayo sa pangalawang scenario guys. Ito yung mga players na alam na nila na bug yung VIP level, tapos kinlim pa rin ng kinlim. So siguro this time guys, dito sa mga VIP level, ay mga VIP players na to, is yun na yung matatawag mo na abusive talaga. Siguro mga 5 times pataas na kinlim yung ano, yung chess. Or sa mga players na hindi nila accidentally na claim, it means guys, alam na nila na bug, tapos kinlim pa rin nila ng kinlim, siguro meron silang pananagutan talaga dun. So yun yung point of view ko naman sa pagkaban ng mga players. Pero again guys, para sa akin, hindi deserve ng mga players, kahit na abuse guys ha, kahit na abuse ng mga VIP players yung VIP bug na tinatawag ng MU Origin 2, is hindi kailangan ganun kalaki yung bail o yung pagpiansa mo sa character mo. Kasi nga merong iba-iba yung piansa guys eh. Iba-iba yung worth ng piansa nila. Kung hindi ako nagkakamali, meron akong ka-alliance na ang bill niya is umabot ng almost 40,000 blue diamonds. So kung i-convert mo yun ng PHP guys or to peso, is almost 20,000 na yun. What? Diba? Almost 20,000 na pagtubos dun sa character mo is sobrang laking halagang pera nun guys. At the same time guys, hindi worth it yun eh. Hindi siya ka-worth nung pagkuha mo ng items. Sana man lang diba, inano ni MU, kinonsider niya yung halaga ng nakuha ng mga players. Kasi rock feather lang yun eh. Rock feathers, tapos at the same time refinement stone, tsaka yung pang-append, diba? Hindi naman siya ganun ka-expensive. Sana ganun din yung bill ng mga characters ng mga naban. Sana ano, binigyan niya ng konsiderasyon na medyo mababa lang yung bail ng mga naban na players, kasi hindi naman ganun kalaki yung nakuha nila. Pero again guys, dapat maging lesson na sa ating lahat to, na hindi na lahat ng bug is hindi natin dapat i-abuse, kasi nga nasa notice yung guys, nasa notice yan. Pero again guys, sa mga accidentally na naban tapos hindi naman nila sinasadya na na-abuse nila pero naban sila, is disregard sila dito, dapat hindi sila naban yung mga hindi alam. Pero yung mga may mga alam na nila pero na-abuse pa rin nila, may pananagutan talaga sila. So basahin lang natin tong notice guys, click natin tong notice, tapos may makikita kayo dito guys, click lang natin tong arrow na to, click natin hanggang dun sa yan. Basahin lang natin to guys. Illegal behaviors announcement: players violating rules below will face sanctions including but not limited to account banning and retrieval of all illegally obtained items. So, yan, nababan nga. So, nandito yung mga list na pwede kang maban kapag ginawa mo. Unauthorized top-up channels. So, kung anong tawag dito? Kung nag-a-avail ka ng mga blue diamonds, mga discounted dias, is possible ka rin maban. Anak ng token na wala. Ganon. Kung nag-o-obtain ka ng ano guys, o kaya naman kumukuha ka ng blue diamond sa mga nag-o-offer ng discounted, is pwede kang maban. So punta tayo sa pangalawa, illegal trade including transfer, receiving refunded diamonds, selling items, diamonds for money, etc. So bawal ka din magbenta ng mga items o kaya naman blue diamonds na naipon mo through cash or through load, kahit ano pa yan, basta hindi mo siya pwedeng ibenta through PHP guys. Tapos
yung mga refunded din. So mag-ingat kayo sa mga ka-trade nyo, guys. Dapat na ipag-trade lang kayo ng mga dias sa mga kakilala nyo lang or sa ka-alliance nyo. Kasi nga, pwede kayong pasahan ng refunded dias. Pwede kayong mabandon nang wala kayong ginagawa. So kung naalala nyo or kung kilala nyo si Rich Kid, ganun nangyari sa kanya. Meron lang tin-trade sa kanya, tas naban na siya. So yun, sobrang sakit ng scenario na yun pag nangyari sa yun. Kasi wala kang ginawang mali. Tapos tumulong ka lang, mababan ka dahil dun sa refunded dias. So pumunta tayo sa pangatlo, abusive refunds. Yan. Abusive refunds naman, no idea ako kasi hindi nga tayo nagta-top up yan. Wala nga tayong pang top up, paano pa tayo magre-refund, di ba? Siguro yung pagre-refund to. Pero no idea ako dyan, guys. Then, ito naman yung pang-apat na kinaban ng marami. Exploit in-game bugs to unlimitedly claim items or gain compensation. So, yun yung nangyari. Yung mga nag-abuse dun sa bugs is possible talaga maban. Yun yung ngayon nangyari ngayon dahil naban yung karamihan ng mga players. Pero guys, lilinawin ko lang. Wala akong kinakampihan dito. So, nasa gitna lang tayo. Transparent tayo dito, guys. Pero, para sa akin talaga, hindi deserve ng mga players na magmulta ng ganun kalaki, guys. Imagine mo yung 20,000. O, sabi mo ng almost 20,000 PHP is sobrang laking halaga nun. So, siguro, kahit babaan lang, kahit siguro mga nasa 1K, ganun. Depende siguro. Basta mababa lang kasi nga, guys, kung sa materials na nakuha ng mga players na nag-abuse ng bugs, is hindi naman ganun ka-expensive. So, sana, dun lang binasin ni MU yung pagbibail, di ba? Para hindi naman lugi yung mga players na magbibail. So, kung magmumulta sila, dapat halaga lang din ng mga nakuha nilang materials. So, yun lang naman yung point of view natin dito, guys. Sana nakatulong itong video na to. Sana makarating din sa mga devs o kaya naman sa game master ng MU. Para naman, andi lang, merong nag-notip si Badok Gaming yan. Subscribe nyo yung kay Badok Gaming, guys. Every time kasi nag-upload yun, lahat ng MU content creator nagno-notip sa akin kasi nga naka-on yung bell sa akin. So sana guys makarating to sa Game Master o kaya sa mga developers ng MU para naman mababaan yung bill ng mga VIP players na naban o yung mga players na naban kasi nga sobrang sakit sa bulsa talaga kapag malaking pera, guys. So nananawagan tayo sa buong developers ng MU o kaya naman sa mga Game Master na i-consider nyo sana na babaan yung pag-bill doon sa mga account nila kasi hindi naman nila deserve ng ganun kalaking bail dahil yung nakuha nilang materials is hindi naman expensive. So siguro guys wala muna tayong shoutout ngayon kasi nga rush video lang to. So yun guys, sana nakatulong. Hanggang dito na lang. War power! Power!